So hi guys, welcome back to my channel, and for today's video is i-share ko sa inyo kung paano ako mag-steam ng milk gamit ito. Kung napansin nyo sa unboxing natin itong machine is medyo foamy at medyo malalaki yung bubbles na na-create natin. And ngayon, nakapag-practice na ako and nakuha ko na yung technique on how to use this machine sa pag-steam ng milk. So, bago tayo magsimula, ano bang purpose ng pag-steam ng milk? So, sa pag-steam ng milk, number one na purpose ito is to create foam and also to bring out the natural sweetness ng gatas and creaminess. Kung mapapansin nyo, sa pag-order kayo ng cafe latte or cappuccino, minsan you can drink it without using any sugar na. You can drink it directly. And meron tayong two parts or procedure sa pag-steam ng milk. Yung first part ito is yung frothing or stretching. Ano ba yung frothing and stretching na to? Sa frothing or stretching, dito tayo naglalagay ng hangin sa gatas para makapag-create tayo ng foam. So, depende to kung saan nyo gagamitin. So, kung cafe latte or sa cappuccino. Then, yung second part is yung steaming na ng milk. So, pag nakuha na natin yung right amount of milk foam na kailangan natin, and still hindi pa enough yung init na kailangan natin para sa gagawin nating kape, doon na papasok si steaming. So, iinitin na natin yung gatas, and also, sa steaming, dito natin tinetexturize yung gatas kung saan para maging moist and smooth yung milk foam na magagawa natin. So, start na tayo. So, sa pag-steam ng milk, gamit itong machine na to, na-discover ko na pwedeng tanggalin itong part na to. So, actually, kaya nagiging bubbles kasi so malaki ng butas nito. So, unahin natin, tanggalin to. Then, pag tinanggal nyo yun, makikita nyo sa dulo ng steamer na to or yung tip nito is maliit na lang yung butas. So, mas malaki yung chance na hindi na tayo makapag-create ng malalaking bubbles habang nag-steam tayo. So, next natin, yung position ng milk pitcher natin, and syempre, yung position ng steam wand natin. So, pag nag-steam ako, ginagawa ko kasi is naka-slant siya, naka-gento, para yung hangin pa-slant din. And also, to create a circular motion sa pag-steam ng milk natin, or yung tinatawag nila na whirlpool spot. So, kung sa espresso meron tayong tinatawag na sweet spot, sa pag-steam ng milk, meron naman tayong tinatawag na whirlpool spot. Kung saan, nagkikreate tayo ng circular motion while steaming ng milk. Okay? So, ganyan lang siya. Pag sa first part ng pag-steam natin, yung frothing, ginagawa ko, binababa ko yung steaming pitcher. Unti-unti, hindi ko binibigla. Para lang mag-create lang ako ng foam na yung enough milk foam lang para sa cafe latte. Kung kailangan niyo ng mas maraming foam pang cappuccino, mag-aerate lang kayo or mag-frot lang kayo ng mag-frot hanggang sa makuha niyo yung enough milk foam na kakailangan niyo. Then pag okay na yung milk foam na kailangan ko, ni-steady ko na lang siya sa isang position. Like ito, ganyan. Para ma-steam na lang yung gatas. Kasi for that moment, hindi ko pa na-achieve yung right temperature for my coffee. So, ganyan lang siya. Make sure na makagawa kayo ng whirlpool spot while steaming. Kasi habang umiikot to, parang namimix yung gatas and yung milk foam. Kaya nagiging moist yung milk foam natin. Okay? So, start na tayo. So, mag-steam na tayo ng milk. So, gaya ng tinuha kong position niya, is makaganito. Okay. So, start na natin. Ngayon, sa pagpo-foam, binababa ko siya. Ganyan. So, hindi ko masyadong binababa kasi masyadong malaking foam yung magagawa natin.
At unti lang. Yan. Pag meron ka ng enough foam, ini-steam ko na lang siya. Yan. Mapapansin niyo, di ba? Umiikot siya. Ngayon, pinakapakapa ko lang siya sa inip. Ayan. Malaki na siya. So, kung kukumpakan nyo itong milk foam na to doon sa unang gawa natin, mas maganda siya, diba? Ngayon, bago natin siya i-pour, i-swirl-swirl muna natin. Diba, tinatap siya para pumutok yung mga malaking bubbles niya. Wow, kasi yun, diba, ibang-iba na siya doon sa foam na nagawa natin nung una, nung sa unboxing video ko nito. So, gagawa na tayo na latte art. Epic. So yun, dun na nagtatapos yung video natin. Hindi lang ganun kaganda yung nagawa nating art, pero okay na din kumpara sa unang video natin. And practice pa, okay? Keep pouring lang, guys. And thank you for watching. And if you have any comments and suggestion, just comment it down below. So if ever you have any question and may isip na content for our next video about coffee, comment nyo lang. And bye!